Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Jimboy. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang tungkol sa karanasan ng aking lola. Nangyari ito taong 1961. 18 anyos pa lang si Lola noon ay namumuhay na itong mag-isa sa probinsya. Bata pa lang ito ay naulila na siya sa kanyang mga magulang. At tanging kanyang tiyahe na lang ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit, umanaw na rin ito kung kaya't si Lola na lang ang namumuhay mag-isa. Sa murang edad ni Lola, ay marami na itong natutunang mga trabaho. Kung kaya't kahit papano, ay nakakaraos naman ito kahit mag-isa si Lola. Hanggang isang araw, ay nagpunta ito sa palengke para bumili sa kanyang pangangailangan sa bahay. Ang habandang alas 3 na yun ng hapon at hindi na ito masyadong mainit dahil maglalakad lamang ito patungo sa kanyang pupuntahan. Mga halos isang oras din ang kanyang nilakad bago ito nakarating sa palengke. At maya-maya pa, habang namimili ito, ay bigla itong natigilan dahil may kumalabit sa kanya ng isang matanda. Iha, ano bang hinahanap mo? Ilan ba ako ng karne? Sariwang-sariwa pa yung karne ko, iha. At mura lang. Lika rito. Puntahan mo ako sa aking pwesto. Wika pa noon ang matandang babae sa akin, Miss Elena. Ay naku, pasensya na po kayo, manang. Wala po akong pambayad sa karne. Sapat lang po ito para mabili ko ng bigas at iba pang kailanganin ko sa bahay. Pasensya na po kayo. Walang problema yan, iha. Pwede mo naman akong bayaran kung magkapira ka na. Lagi naman ako rito. Balikan mo lang ako rito sa pwesto ko. Kung meron ka ng pambayad sa akin, halika na. Wika pa noon ang matanda sa akin, Miss Elena. Kung kaya't sumunod ako sa kanya, kahit may pag-alinlangan. At iyon na nga, Miss Elena. Pagdating namin sa kanyang pwesto, ay may ibinigay sa akin ang matanda. Hindi lang karne, kundi may pagkain pa. Tinapay ito at may kakaibang palaman sa ilalim. Naku manang, sobra-sobra naman po yung binigay niya sa akin. Nakakahiya naman. Naku wala ka naman, iha. Ganito talaga ako kapag mabait yung tao. Kaya tanggapin mo na at kainin mo yan ha. Masarap yan. Baka nagugutom ka na. Wika pa noon ang matanda, Miss Elena, na may tuwa sa kanyang mukha. Agad ko namang tinanggalan ng plastic ang pagkain at noong nakita ko ito, ay mukhang masarap naman. Ngunit noong isubo ko sana ito, ay may isang babae na lumapit sa akin at mahinang sabi nang, "Huwag mong kainin yan kung ayaw mong matulad sa kanya." Agad akong natigilan noon sa sinabi ng isang matandang babae. Ho? Ano pong sinabi ninyo sa akin? Tanong ko pa sa babae. Hindi na ito sumagot, Miss Elena. At hinila na lang ako sa gilid. Kanina pa kita pinagmamasdan, nakausap mo ang matandang yan. Halika na, sumama ka sa akin. Sabi pa noon ng babae, Miss Elena, na hindi ko naman ito naiintindihan. Po, bakit ako sumama sa inyo? Hindi ko nga kayo kilala. Mamaya magpakilala ako sa iyo. Pero hindi ito ang tamang lugar. Umalis ka na rito. Sumama ka na sa akin. Maniwala ka. Wala akong masamang intensyon sa iyo. Wika pa noon sa akin ng isang babae, Miss Elena. Kung kahit walang ano-ano, ay napalingon ako sa matanda. Parang galit na galit itong nakatingin sa amin. Huwag mo na siya intindihin. Tara na umalis sa tayo rito. Wika pa noon ang babae na sabay hila sa akin papalayo sa palengke. Para bang meron itong iniiwasan. Habang naglalakad kami, ay pinailingon ng babae sa aming likuran. Para bang meron itong palaging binabantayan. Hanggang sa bigla na lang itong napakunot ng noo at sabay wika ng, "Nararamdaman ko na may sumusunod sa atin. Kaya ihanda mo ang sarili mo." Wika pa noon ang matandang babae, Miss Elena.
na nagsimula na akong kinilabutan. At hindi nagtagal ay meron kaming narinig na kaluskos na hindi kalayuan sa amin. At maya-maya lang ay may lumabas na isang aso galing sa mga damuhan. Galit na galit na nakatingin ang babae sa aso at sabay sigaw ng, "Kahit nagbago ka pa ng anyo, nakikilala pa rin kita. Kung ako sa'yo, ay huwag ka nang magtago sa anyo na yan." Sigaw pa noon ng babae ni Selena na agad namang nagagalit ang aso. Maya-maya ay bigla itong tumakbo papalayo sa amin. Hindi namin alam kung saan ito nagtungo hanggang sa nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad. Sobrang dami kong tanong noon sa matandang babae, ngunit hindi niya ako sinagot hanggang makalipas ang ilang minuto. "Malapit na tayo sa bahay ko. Halika na, magmamadali tayo. Dahil sigurado ako, babalikan tayo ng asong na yun. Kaya kailangan nating maging handa." Kaya't pagdating namin mismo sa bahay nito, ay meron itong binigay sa akin. Isa itong kwintas na parang kakaiba. "Isuot mo yan. Mabisang panlaban yan sa mga aswang. At huwag na huwag mo yung tatanggalin sa katawan mo." Wika pa noon ng babae, Miss Selena. At maya-maya lang ay nagulat kami nang may isang nilalang sa aming likuran. Nagbabaga ang mga mata nito at unti-unti nitong nilalabas ang kanyang mahabang dila. Dahil sa pagkagulat ni Lula noon ay napasigaw ito ng malakas. Noong mga oras na yon ay hindi alam ni Lola kung ano ang kanyang gagawin hanggang sa lumapit sa kanya ang matandang babae. Walang ano-ano ay nakita ko ang matanda na may kinuha sa ilalim ng kanyang kama at mabilis itong nagtungo sa aswang at sabay sigaw ng, "Sige, lumapit ka pa sa amin at tignan lang natin." Wika pa noon ng babae na sabay niyang sinabuyan ng mga bawang ang aswang. At kasunod noon ay napangisi ang aswang at tila ba naghahanda itong umatake. At hindi nagtagal ay lumundag ito sa matandang babae. Buti na lang ay mabilis ang winasiwas ang kanyang buntot ng pagi. Napaungol ang aswang dahil natamaan ito. Napaungol ito ng malakas, ngunit hindi naman ito tinigilan ng matanda. Patuloy niya itong hinampalos ang buntot ng pagi. At maya-maya lang, habang nanghihina ang aswang, ay sinabuyan niya ito ng maraming langis. At saka tinuloy ang kanyang paghampalos ng buntot ng pagi. Dahil doon ay unti-unting nasusunog ang balat ng aswang hanggang sa umuusok ito at unti-unting naging abo. "At yan ang hinahanap mo. Matagal na kitang tinutugis at ngayon lang kita natsyempuhan." Wika pa noon ng matanda, Miss Selena. "Manang, hindi ko po alam na kaya niyo palang gumalaw ng ganun. Ang galing niyo naman po, para kayong sanay na sanay. Pero teka, paano niyo po nalaman na isa siyang aswang?" Tanong ko pa noon sa matanda, Miss Selena. "Matagal ko na siyang sinubaybayan nung pagdating pa lang niya rito sa baryo natin. Ngunit hindi ko siya matsimpuhan ng mga panahong iyon. Kaya sobrang mailap ito. Hanggang isang araw, nakita ko siya sa palengke. At dahil doon, ay hindi ko na inalis ang paningin ko sa kanya. Kunwari nagtitinda ito ng mga karne, pero naghahanap lang ito ng kanyang mabibiktima. At buti na lang nakita kita, dahil kung hindi, siguro na biktima ka na ng aswang na iyon." May kapano ng matandang babae, Miss Selena. Simula noon ay sinabi niya sa akin na isa siyang albularyo. Kung kaya't matapos ang pangyayaring iyon, ay palagi nang nag-iingat si Lola. At labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa matanda dahil hindi lang niligtas ang kanyang buhay, kundi binigyan pa ito ng pangontra sa mga aswang. Hanggang dito na lang po, Miss Selena. At lubos na gumagalang, Chimboy.